Maraming salamat sa ating MC. Bago ang lahat, binabati ko ng magandang umaga ang ating Supreme President and Founder of this association, Master Ben Hidera. Ito yung senior. At ganoon din sa kanyang mga kasamahan sa General World Spiritual Division, Dr. Estobar, Captain Kabujuri, and Lola Adriana de la Concepcion. Sa ating Mami Glenda, at sa ating Supreme Master, Rabin de Aporay Cleodin Jr., sa kanyang mga kasamahan, at sa ating new Supreme Leader, Madam Jade Boray Cleo, at sa kanyang mga kasamahan sa SC. Sa ating Presidente ng Quezon City 1 Chapter, Brother Julian Zamblani, sa kanyang Vice President, Brad Emilio Elicano, at sa ating mga working units, unang-una sa ating Women's League, NYO, sa ating Miss Lee, sa ating mga assers and asserits, kung mayroon na, meron na bang na-organize? Kailangan natin yan, lalo na sa this coming anniversary, para ma-arrange yung mga tao. At sa ating mga advisors, sa ating Batikang Misyonaryo, Brother Sinilio, at sa lahat ng mga Sinilio family. Sino yung presensya? Sinilio? Asawa mo, Brad? Ay, ikaw pala si Sir Aldama. Matunog kasi yung mga pangalan nyo. Si Jerry, si Nilio. NYO President? O, mayroon pa akong nakitang parang isang Sinilio pa. Alia o parang maribit ba yun? Ano tayo doon? Basta si Nilio, nakita ko. Ang dami pala nitong pamilya nito. Baka isang baryo ito. At sa ating mga kapatid, sila yung mga batikan din na taga Quezon City 1, mga Rosas family. Dalagat binata pa yan noon eh. Dito na yan. At sa mga hindi ko pa nabanggit, sa aking butihing may bahay, si Aling Norma. At sa lahat ma naririto ngayon na hindi ko, mga mukha lang ang nakilala ko noon, eh, ito si Sir Fabricas, hindi talaga nawawala itong mula noon pa hanggang ngayon. Oo. Eh, yung iba mga nakilala ko sa mukha, tapos noong nag-uso na itong face mask, hindi ko na makita yung mga pagmumukha. Hindi ko na. Pero ganun pa man, pag nagsalita, medyo familiar sa akin yung mga boses nila kahit medyo may edad na. Ulitin ko sa ating lahat naririto ngayon, magandang magandang umaga. Umaga pa eh. Narinig natin ang mga paalaala rin sa ating presidente na sila ay aalis na. Medyo may korot din sa ating dibdib na sila ay pupunta na ito sa Europe. Huwag kayo doon sa Ukraine na kasi delikado doon. Baka gawin kayo ng
sardinas doon. Dito na lang tayo, huwag kayong tatagal doon kasi kagagawin kayo zombie doon. E kung sa China kayo pupunta, baka halo kayo doon sa Ibutido. Dito na lang tayo. Kasi pagdating ng araw naman, ma-reverse na. Yung mga taga-ibang bansa, sila naman na pupunta dito sa atin. Pag mayaman na yung mga Pilipino. So, nandito sa atin lahat. Ang ating mga karpintero na umaakyat dyan kahit na ano mangyari. Umaakyat dyan sa bubong, si Brad. Yun lang ngayon, si Brad. Marami sila. So, mga batikan natin din na nagagawa dito sa ating tahanan. Binabati ko kayo na sa inyong kasipagan dahil yun din ang magdala o maghatid sa inyo sa tagumpay o sa inaasam natin na kaligtasan sa bandang uli at tagapagmana ng mundo natin o chapter natin. Kasi sila mahaba pang panahon eh pag nga senior na hindi na makaakyat yan, baka mapuruhan. Hanggang tingin na lang. Pero kahit sa anong paraan na kung mayroon kami, tumutulong din sa mga pamamagitan ng pinansyal. Para matapos lang, siguro may gagawin pa tayo dito na pagbako dyan para ma-extend ang ating chapter. Baka general pahina na yan. Kahit na uugod-ugod, dadalo pa rin. Walang, mahina ang kamay, pero malakas pang utak. Sige, bati lang. At nadako tayo sa mga material na bagay. Una, saglit lang naman to. Ang tungkol doon sa darating na bagyo, mag-ingat tayo. Kailangan magmanman sa paligid. At may kasabihan na ligtas ang may alam. So, kahit saan man tayo naroon, o sulok man dito ng nasa sakupan ng Quezon City 1, mapagmasin at kagad huwag lang kalimutan ang ating mga dasal. Now, tungkol naman sa ating mga naririnig sa ibang mga sinasabi ng ating presidente na marami ang mga nasa pulahan na hindi na nakikita ngayon kasi doon na nga sila pumula na eh. Pero hindi ko rin lahat ng mga retrainers ay sinisisi ko. Bakit? Dahil yung iba na sa sobrang pagkamasunurin, kung anong sabihin ni Brad, ni sister, nakinig, hindi man lang sinuri kung bakit magsuot kayo ng pulang singsit. Alalahanin niyo mga kapatid, na mula noong nawala ang material ng ating Divine Master or ating Supreme President and Father sa kanyang material, doon na nagsimula ang pag-ayag na sinasabi. Ano bang pag-ayag? Paano yan sa salita na madaling maintindihan? Pagyugyugyug. Para bang biskay o pag-aayag. Almost 30 years na nangyayari yan dito sa Pilipinas. Kaya nga noong araw, tinatanong ko yan si Madam Jade na hindi pa ako na hanay dyan sa First 24. Bago pa lang kami nagkakilala sa material, sabihin natin. Kako, bakit may one solidified United PBB? At saka si yung sinasabing pag-ayag noon na sinasabi ng ating
Divine Master. Ang panahon na sa bandang huli na kung kailan marami na sana ang mga membro ng PBB ay aayagin. So gaano ba katagal ang pag-aayag? Kung ating papansinin, almost 30 years or mahigit pa siguro sa 30 anyos ang pag-aayag. Anong mayroon doon sa pag-aayag? Na ang dami natin mga dinanas na mga panlilim lang kung ano-ano na lang nagaganap dito mula noong nawala ang ating Divine Master. Ngunit sabi ni ang ating Madam Jane, ang mga pinili ay pipilian na kung kayo'y matagal na dito sa PBB, alam niyo yan. Kako, yan nga mama ang itatanong ko, yung mga pinili, saan ba dadalhin niya? Sabi niya, ang mga pinili mula sa mga pinili ay iipunin dito sa One Solidified United PBB. Dito pala mag-ipon-ipon. Ang One Solidified United PBB ay nandoon yung pagkakaisa. Ngunit, hindi pa rin tayo kampante porque naiwang tayo o napili tayo at nanatili tayo dito sa One Solidified United PBB. Kasi yung mga nandiyan o ang ating kinalalagyan, mayroon pang tinatawag na finishing touches yan. So, yan ang mga sinasabi ko noon pa na ang One Solidified United PBB hindi dapat kampante na tayo kasi mayroon pang hindi pa nasabi na o himay-himayin yung anong mayroon sa bandang huli. Kasi ongoing pa noon, matagal nang sinasabi sa akin ni Ma'am na sabihin mo ito sa mga tao. Sa bagyo pa niya sinabi sa amin. At pati yung mga listahan na yan sa yung sinasabing seven deadly sins. Yung pitong nakakamatay talaga na kasalanan. Na kung hindi mo naalis katawan mo yan, baka hindi ka na makabalik sa katawang tao. Hindi mo na makamtan yung buhay na walang hanggan. Kasi natalakay na natin yung buhay na walang hanggan. Pabalik-balik lang ang buhay na yan na sinasabi. Katulad ng mga santo at mga santa, buhay na walang hanggan. Hindi naman sinasabi noon na katawan na walang hanggan. Mamamatay at mamamatay naman ang tao. Ngunit, pag dumating ng araw na yan, hindi naman din lahat na makaranas ng kamatayan, material. Kasi, noong unang kapanahon ng Ganinoy, halos ang sinasabi doon sa mga author ng Bible, pamilya lang ni Noe. Pero, nangangulugan na hindi talaga namamatay sa pagdating ng pagbabago ng daigdig. Mayroon talagang matirang buhay. At sila na, noong mga unang mga tao, sila na mismo ang nagpapatunay na hindi talaga anuman ang mangyaring sakuna sa bandang huli, hindi talaga mamamatay. Makaranas sila ng buhay sila noon, ngayon, at bukas. So, yan ang inaantabayan na natin. Yan ang dahilan kung bakit nagtiis tayo, umiiwas tayo sa lahat ng mga bisyo o lahat ng mga ipinagbabawal na nakasira ng ating katawan at kaluluwa.
Ayan ang mga batas na itinuturo ng ating Divine Master. Siguro, mayroon nga kaming usap-usapan na ang pag-address niyan sa kanila, sa ating mga superiors, ang Divine Master. Nalalaman naman na natin kung bakit tinatawag si Divine Master. Kahit siya mismo, hindi siya nagpapatawag ng Divine Master. Di ba natalakay na natin dito yan? Noon? Na ang mga tao at yung mga spiritual leaders sa nagkaiba't ibang grupo na mga dito sa ating bansa ang nagtawag sa kanya na Divine Master dahil siya ang pinaka top notcher sa spiritual study sa pag-aaral ng Divine Healing. Ngayon ang sabi nga ng mga kasama niya, tulad niya na Lorenz Ruiz, sino-sino pa yan, ang mga na nakilala noong araw na wala pa ang PBM, na sila ay maniniwala na sa kanilang mga scholars ng noong araw sa spiritual study na naging leader sa kanilang mga grupo, maniwala sila na si Divine Master ang mapili sa lahat sa kanila na papasukan ng Four Corners o katulad nila Lulu Adriano, nila Conception, Abdel Kapuljuri, saka Dr. Stova na may mga kanya-kanyang designation sa apat na eskina ng pang-apat si DM. So ganyan po, na ipaliwanag na natin lahat dyan. Ngayon, ayon sa mensahe ng ating Supreme Leader, Madam Jade Boraiclio, na kailangan kilalanin natin ang Amang Diyos Espiritu Santo upang sa ganun andyan na pagkaloob lahat yan ang ating mga dedication, ang ating mga panawagan. Natalakay na rin natin yan, no? Tungkol dyan sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Matagal ng panahon na pero natalakay natin, pero inuulit ko lang para hindi natin makalimutan kung sino yung tinatawag natin Diyos na Amang makapangyarihan sa lahat. Halos lahat ng mga detalye yan na i-discuss na natin dito noon. At pagtapos na natin may discuss yun yung deadly sins, mayroon pa yung mga napakarami pa ang dapat natin malaman kung sa ating paniniwala noon hanggang ngayon na kung totoo ba na si iba ang kapartner ni Adan pero hindi yung secret life of Jesus. Marami pa tayong hindi nalalaman. Pero siguro hindi na masyadong bigyan natin ng hindi pansin yan. Siya mga kasaysayan na lang nakalipas na. Ang isusunod siguro natin yung tungkol dyan sa College of Mystery, kung bakit may tinatawag si Diem na College of Mystery. Anong mayroon doon sa loob ng College of Mystery?
na ang ating mga superiors, sila ang nasa likuran niya. So, gawin ko na lang ang topic natin na ang tawag ito, pagtaw. Parang dalawa eh, pagtaw. Dapat, ba't kaya ginawang dalawa lang? Dapat sana pagtaw lang, pero hindi naman maganda pakinggan. O, palundag-lundag. Pero sa dami ng topic na dapat mabigyan natin ng suporta, eh, parang tulad ng nasabi ko noon na hindi lang isang topic, kundi pa touch by touch. At nabanggit sa ating presidente kanina, Brad Julian, tungkol doon sa pula. Minsan, napansin ko na rin, nasabi na rin ng ating Brad Jerry dito, no? Yung tungkol dyan sa sing-sing na pula. Bakit sabi niyo ang sing-sing na pula mas makapangyarihan? Bakit yung puti at saka blue, wala? Natawa nga ako noon. Pero totoo yan, mga kapatid. Kasi bago tayo nagpa-screen, hindi pa natin nalalaman ang tungkol dyan sa sekreto ng puti na bato ng sing-sing at saka yung blue o asol. Mas higit na makapangyarihan ang ating puting sing-sing kasi nakasulat dyan ang ano ang nasa ilalim? Bagong pangalan ng Panginoon. So, kung pangalan ng Panginoon ang nakasulat dyan sa ilalim ng batong puti, sinong makakapangyarihan na may guide niyan? Ang Amang Diyos Espiritu Santo na makapangyarihan sa lahat. So, siya po. Natalakay na rin natin yan dito, no? Maswerte tayo na nakatanggap niyan sa batong puti na kayo lang nakakalam sa bagong pangalan ng Diyos na nag-guide sa atin patungo doon sa langit. Ano ba yung langit? Anong kulay ng langit? Blue? O asol? So, yan ang guide natin. Ilaw natin para makarating tayo sa langit. E kung sabihin natin pula, ano magkatapat ng langit? Impyerno. So kung impyerno, yung sinasabi ng mga nagbabasa ng Bible, ano bang kulay ng impyerno? Di ba pula? Pula dyan. Yung plug natin, sabihin nila, bakit yung plug natin may pula, may puti, o may blue? Ngayon, kung balik na rin natin yung katulad sa nangyayari ngayon na nagsuot kayo ng pula, bato ng sing-sing, kung palagay natin ang plug, kasi kung minsan ginawa niyong basihan, ano mangyayari? Pag ang plug natin, sabihin ng gobyerno, baliktarin yan, itaas na yan. Ano mangyayari? Gulo, gera. So, hindi maganda pala ang tanawin sa kung mangibang daigdig kayo. Kailang sabihin nila, pag nagsuot ka ng pulang sing-sing, aba, talagang ikaw ang talagang totoong PBM eh, tulad ng sinasabi ni Brad kanina. Kasi nandoon na yung bagong daigdig o new world. Aba, new world, hindi pa nga kayo kabisado dito sa lugar ng Pilipinas pala. Hanggat sa ibang bansa, pupunta kayo sa new world pa. Baka hindi na kayo makabalik. Ganun po. Kaya dagdag sa napaliwanag na natin na walang daigdig
na iba na dapat natin kalalagyan. O sige, payagan natin, pupunta na kayo sa New World. E di, iwanan na ninyo yung mga ano, yung mga lupain ninyo, yung mga ari-arian nyo. Kami na. Na maghantay dito, kami na mag-aasikaso niyan. Sa amin na. Wala na kayo, iniisip na dito po kayo sa daybig natin na ito. Samantalang ang sinasabi ng ating Lolo Adriano noon, ito na ang daybig ninyo, ito na ang mundo ninyo. Kaya ang paghahanda sa mga pinili ng Diyos ay siyang tagapagmana sa daigdig na ito. Tapos lilipat kayo. Buti kung mahatap ninyo yung mga anak niya, kung paiwan nito sa mundo ng tao. Hindi nyo alam kung ano ang New World, baka gagawin kayo ng sardinas doon. Hindi na kayo magkabalik. Dito lang, sa mundo na ito, sinasabi pa ulit-ulit na kahit ngayon, kung titingnan natin, andoon yung mga sinasabi ni Lolo Adriano. Nasa file lang yan ng social media. Andoon lang yan. Hindi na bubura. Parang nakasama na yan sa Guinness Book of Records. Sa history ng ating mundo, sa ating Pilipinas. Kaya huwag na kayong tulad ng sinasabi kong pag-aya. Nagisna natin ang TBM, dito tayo nagsimula, dito na bago ang buhay natin, dito tayo nakilala. Bakit pupunta ka pa maghanap ko pa ng ibang master? Ng ating Supreme President and Founder sa association nito, siya man ang nagturo sa atin. Bakit iwanan na siya? Tulad ng sabi ko kanina, 30 years na ang pag-ayag, hindi mo pa ba napapansin? Nandito lang tayo sa mundo na ito, hindi tayo pwedeng tumawid sa ibang daigdig. Yan ang pagkatandaan natin. At dito, yung mga sinasabi rin ng anak ng Diyos ng ating Panginoon sa Kristo na inaasahan din sa ibang mga sikta na siya ang tagapagligtas sa ating kamalian. Paano ba? Paano tayo maligtas? Katulad ngayon, nadapa tayo, naligaw tayo ng landas na laging inuulit ng ating Supreme Leader na magbalik-loob kayo. Balikan natin ang doktrina ng ating Divine Master. Kaya, bago mahuli ang lahat, dahil hindi mo pagsisiyan ang pagbalik-loob mo dito sa mga tinubi, sa mga doktrina na ating sinusunod. Manatili tayo dahil kung saan tayo iniwanan ng ating Divine Master, doon din tayo babalikan. Dahil wala siyang sinasabi pag siya'y andoon na sa apat na sulok ng daigdig. Kasi may limitasyon ang pananatili. Pakikisama niya sa tao dito sa mundo. Sa kanyang pagbabalik. Dito pa rin. Sa kanyang binubuo na samahan. Itong PBM. Kaya sana po manatili tayo. Manindigan tayo dito sa ating pagka-one solidified united PBM. At short talk lang, para pupunuan ko na lang, kakantahan ko na lang kayo para hindi masyadong malunod kayo sa
pag-iisip niyan, mga hanggang doon sa bahay. Hindi kayo umiibig. So, lilibangin natin ang ano. Sino ba pwedeng mag-upit doon? Right.
say, I am the sky, looking at you. Like a picture of mine, I am the beggar.